ating channel. So, pag-usapan naman natin si Axie Infinity ngayon. And ang topic natin for this video is how to beat yung mga anemone, double anemone teams na alam naman nating sobrang uso. Ngayon, sobrang mura lang rin, guys. And gagamit lang tayo nitong very unique team natin. So, bakit ko sinabing unique, guys? So, itong dalawa nating Axies here, itong dusk natin na dalawa, wala na tong available sa marketplace. And the same goes doon sa isa nating dusk, itong ating midliner. Wala na rin tong available sa marketplace. Merong ganitong skill set, guys. Itong same cards na to na available. Kaka-check ko lang kagabi. And meron siya sa nag-iisang aqua, pero hindi dusk. So, itong dusk natin dalawa, parehong very unique. Yung ating plant is a very, very budget plant. Kung makikita nyo, guys. Itong plant natin na to, maxed health, maxed speed. Tapos, jumbo plant pa yan. Pero pag tinignan nyo yung kanyang cards, ay very, very underrated. So, ba't ko sinabing underrated? I will show you in a bit. Pero, if you're interested in buying this team, I am selling my teams. Hindi dahil ayoko silang laruin. Actually, it's very fun to play with these teams. Marami ka kasing pwedeng outplay na gawin. The only reason why I like selling teams dahil gusto ko nag-experiment ng mga bagong teams every now and then. Okay, so well, hindi mo tayo mag-arena. Pakita ko muna sa inyo kung paano natin tatalunin ng mga double anemone teams. So, hanap tayo dito ng mga replays saglit. So far, yung mga last matches ko with the double anemone, puro wins tayo. So, tingnan natin kung paano natin in-play para makita nyo. Okay. So, hanap lang tayo. Ito, may mga anemone pero kasi isa lang. Hanap tayo ng double anemone team. Kasi yun yung mga sakit sa ulo ng karamihan. Pati yung mga pinsan ko at mga friends ko, yun yung mga ayaw nila. So, ito, may una tayong pwedeng panoorin. So, check natin saglit to. Okay. And actually, chineck ko yung team niya. Hindi siya ganun ka mahal. Sa ngayon, guys, makakabili kayo nitong team na to ng 20,000 pesos. Gamit yung gantong klaseng bird. And then, pero for me kasi, ang mas maganda para sa akin na anemone team is yung may goda. Kasi, mas mahirap kalabanin. Pero tignan natin to, guys, anong pwede natin gawin dito. So as you can see, round 1, nag-skip lang tayo. Usually, yun ang tactic sa anemone, magsiskip ka. Kaya nga, pag nakagoda sila, mahirap kasi pwede nilang basagin agad yung ating ano. Okay, so ito, round 2, nakita naman natin. Nakabunot tayo ng dalawang huge shield. So nag-shield up tayo kahit alam natin may 3 energy siya. So ayan, gumamit siya ng dalawang high damage na naman. Ito, high damage ulit ng cards. Pero we survived that. Meron tayong 12. So 12 energy na natira. Okay. So ngayon meron tayong 3 energy. Tapos yung kalaban natin, meron pa rin siyang 3 energy. Yun ang kalakasan ng anemone team. Kahit na gamit ng cards, gamit ng energy, ang dami niya pa rin energy dahil nga sa kanyang tail slap. So wala pa ako nadadamage sa kanya, guys. Pero, same lang kami ng energy. Actually, lamang lang ako ng isa. 4 shot, 3. Skip ulit tayo dito, guys. Tapos, makita nyo, bakit hindi ako yung tinarget ng kanyang, ng kanyang aqua? Dahil nga dito sa aqua deflect. Which I am saying, guys, napaka-underrated no card na to at nung build na to be honest. So, tingnan natin. Akala niya patay niya na ako ng 2 cards na yan. So, of course, hindi. Okay. So bakit ginawa ko 'yun, guys? Kasi instead na pag napatay niya kasi 'to, next round pwede na siyang bumuhos dito. Pwede niya na 'tong i-instant kill, right? As you can see, 5 energy siya. Pero syempre, meron pa rin siyang pang-outplay na backdoor. Pwede niya pa rin targetin 'yung aking fastest Axie, which is itong na-damage na. Okay? So tingnan natin ang mangyayari sa round 4. Okay, so ayan, nag-backdoor na siya. Nag-eggbomb. Tapos ilalagay niya sa akin yung aroma. So ako'y tatargetin. Pag nakita nyo, guys, lalaktawan na itong mga aqua niya yung plant ko at dederecho dun sa may aroma or yung may bulaklak.
Fortunately naman, hindi tayo namatay. Halos patay tayo. Pero ayan, nag-start na tayo mag-damage. Nag-crit pa tayo. And na-trigger natin yung allergic reaction dahil sa tulong nitong buzzing wind. Okay, so ngayon, syempre, wala tayong masyadong cards, so kailangan nating mag-skip. Ngayon, meron tayong 6 energy. So, pwede tayong mag-all out dito. Para sa akin, ang malaking mistake niya lang is hindi siya tumira ng card sa kanyang aqua. Kasi hindi ko siya dapat mapapatay dito. Okay, so since nag-last stand siya, bakit tayo nagsayang ng ano dito? Ba't tayo nagsayang ng 2 energy? Kasi alam natin na next round magpo 4 energy tayo. At alam natin na once na ma-slow natin tong kanyang bird, okay na. And kaya ko binato yung dalawang shooting song kasi mas gusto kong umikot yung ibang cards natin. So tingnan natin dito. Okay, so as you can see, all high damage cards yan. Pero sabi ko nga sa inyo, ang mga bird cards ay mahina sa dusk. And nakita nyo naman, meron tayong 166 shield. So as long as walang mag-crit sa kanyang mga cards, all goods tayo. Okay. So ayan, nag-crit pa nga yung isa. Buti na lang yung bird guard yung nag-crit. Pero kahit na hindi natin siya mapatay dito, next round ay mauuna na tayo. So as you can see, mauuna na tayo dito. At dyan na natin gamitin yung shooting song. So, ayan. Hindi siya ganun ka-easy win guys, pero very calculated game ang nangyari dun. So ngayon, hanap pa tayo ng isa pang match versus an anemone team. Ang hirap pala mag-scroll dito pagka-touch pad ang gamit. Anyways. So ito yung nakalaban natin kanina. Hanap pa tayo ng isa. Ito pa, isa. So, ito may isa pa tayong nakalaban na anemone team. Watch ulit natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Ito yung mas masakit sa ulong kalaban kasi meron siyang goda, double goda, yung kanyang anemone. So sabi ko nga sa inyo, pag kalaban mo anemone team, kailangan mag-ipon ka ng cards at energy. Pero pag may goda siya, hindi ka rin makakapag-ipon. So tingnan natin paano natin to pinanalo. So nagbasag siya ng 2 energy pero nag-steal tayo ng 2 energy. So nawalan siya ng dalawa. In short, 2 energy lang siya next round. Okay, so syempre dito magsiskip tayo. Take the risk tayo na wala pa siyang goda ulit. Okay, so alam nating 4 energy siya mamaya or 3 energy. At syempre kailangan na rin nating bumanat dito. Kasi natatakot rin tayo dun sa dami ng goda niya pwede niyang i-produce eh. Okay, so halos patay na yung ating aqua. Pero mapapatay yata natin to or halos mapapatay natin tong kanya aqua. Ang kagandahan kasi doon ay okay, pag tinignan niyo to guys, ang kagandahan kasi nito, na slow natin yung kanyang aqua. So pwede natin tong patayin na lang ng one hit. Pero alam natin na pwede rin siyang mag-outplay ng eggbomb. 'Di ba? Kaya kung makikita niyo guys, nagbato tayo ng 3 damage cards na if ever man na hindi niya tayo outplay, papapatay natin to ng one hit. If ever naman mag-outplay siya, meron tayong enough cards to most likely put this bird on last stand or patayin na entirely. So tingnan natin ang nangyari. Ayan, ang outplay siya pero nabasa natin yung outplay niya. Okay, nag-aqua deflect tayo so yung tinamaan sa atin yung nasa taas. Ginamit ko rin lahat ng energy just to make sure walang mabasag yung goda niya. At ayun na nga, dumiretso tayo dito. At alam naman natin kung gaano kalakas ang damage ng prickly trap sa bird. Boom! 179. So sure kill na to. Wala na tayong papablemahing bird. The only problem that we have is mauuna na ulit yung kanyang aqua. And alam natin makakapag-heal up na ulit to. Pero kaya ako hindi nag-skip ay dahil ayaw nating mag-goda tayo. So ngayon, it's a 2v1 situation na here guys. Yan, it's a 2v1 situation. So alam natin pwede tayong either mag-skip or tumira lang tumira. Pero I think it's better siguro kung mag-skip tayo dito kasi 1v1, hindi man nanalo yung kanyang
aqua sa ating dusk. So ito, pwede po ulit tayo mag-skip. Kahit na nag-go-goda siya sa atin, guys. Okay lang. Tinan nyo ang energy niya. Napakarami compared to ours. Now, he has... Actually, not that much. Tabla lang for energy each. So, ito. Ito na yung kanyang huling ano. Huling banat sa atin. Dahil meron tayong slow. Okay, so double slow pa nga. And, syempre, kailangan lang natin is mauna sa kanya para hindi siya makapag-heal. So, as you can see, dalawang shooting lang at nag-surrender na yung ating kalaban. So, ganun lang guys, kasimple yung ating strategy when it comes to anemone teams. Of course, there is still malaking factor pa rin yung experience. And para manalo kayo sa mga arena matches guys, kahit gaano kaganda yung team nyo, kung hindi ka magbibilang ng energy, it's very very hard to win. Not unless talagang hindi rin marunong yung kalaban mo. Secondly, kailangan alam mo rin guys yung kahit medyo tinatandaan mo lang naman yung mga cards na binibitawan ng kalaban mo. Kung nakita mo na siyang gumamit ng dalawang ganitong cards, alam mo yung chances na mamaya niya pa ulit pwedeng gamitin yung cards na yon, right? So, katulad ako, kailangan lang maging patient ka, kailangan itsempohan mo. Kung napansin niya yung pag-outplay niya sa akin ng eggbomb, kailangan ready ka sa mga outplay. Okay? So, may times na kulang yung energy mo, you have to take risks, but calculated risks pa rin ang better, as always, regardless kung saan man yan. Okay, so yun lang muna guys. If you enjoyed and if you've learned anything, if you found this entertaining whatsoever, I would appreciate if you like. If you haven't subscribed, please do. It would help me and let me know na worth it na gumawa ng videos like this kasi may mga interested. So yun lang muna for now. Stay safe as always guys and God bless. Bye!